Malinis. Tahimik at maunlad ang probinsyang ito ng Battambang dito sa bansang Cambodia. Sa lawak nitong 293 square kilometers, ang Battambang ay ang ikalimang pinakamalaking probinsya sa Cambodia. Mayroon din itong tinatayang 16,718,965 na populasyon ayon sa datos ng United Nations. Mayaman din ito sa tradisyon at kultura. Sa ikatlong bahagi ng aking pamamasyal, tunghayan natin ang iba pang maipagmamalaki ng lugar na ito kabilang na ang mga kasaysayan nito. Hindi alintana ang matinding alikabok sa paglalakbay. Marating lamang ang mga lugar na ipinagmamalaki ng probinsyang ito at malaman ang mga ginito ang kwento at kasaysayan. So ayan mga adventure, andito tayo ngayon sa Wat Phnom Sampao, sa kung saan ito yung dating detention center nung panahon ng Pol Pot regime. Naging prison detention cell din ito. So ngayon ay temple na ito. So sabi niyang aking kasama ko noong 1975 to 1979, and then yung mga tao na kinulong dito ay dinala dun sa Bat Cave, kaya tinawag niyo naman na Killing Cave. So ngayon pupunta na tayo sa Killing Cave. Tinawag itong Killing Cave sa kasaysayan dahil sa loob ng kuweba ay tinatapon at pinapaslang ang mga biktima ng panahon ng Pol Pot regime. May layo itong 7 miles o 11 kilometro southwest ng Battambang, Cambodia. Ayan, so ngayon papasukin na namin yung Killing Cave. Ito kung saan nila tinatapon o dinadrop yung mga napatay nilang mga preso noong panahon ng Pol Pot regime. Malagim ang pangyayari sa kuwebang ito. Ayon sa aking tour guide, dito sa kuwebang ito pinapaslang ang mga bata, inihahampas sa mga bato at saka inihuhulog sa hukay o sa kuweba. Sa ibabang bahagi naman makikita ang lugar kung saan may nakalagak isang Buddha at may nakatalagang isang monk. Makikita rin ang mga bungo, kalansay ng mga biktimang pinaslang na nahukay sa kuwebang ito. Sa kabilang bahagi naman ay makikita natin ang kabuuan ng Phnom Sampao Temple na talaga namang nakamamangha sa kagandahan. Tanaw mula sa tuktok ng templong ito ang halos buong probinsya ng Battambang, luntian at napakasarap pagmasdan ng tanawin. Sariwa, malinis at walang polusyon. Tahimik at ani may walang bahid ng malagim ng nakaraan at kasaysayan. Perfect ang sinira ito sa ating mga social media. Instagrammable view, ika nga ng mga millennial. Ayan, sana all! At syempre, aalis ka ba ng walang souvenir? Syempre hindi! O ano mga ka-adventure? Temple pa more? Oh, ayun, natatanong ko na mula rito ang isa pang temple. Ang templong ito ay tinatawag nilang Wat Ek Phnom. 9 kilometro mula sa bayan ng Battambang
Ang templong ito ay itinayo noong 11th century sa ilalim ng pamumuno ni King Surya Barman I. Ang hirap din kasi ng pangalan. Isa itong Hindu temple. So ito ang Bat Cave na mamaya magsisiliparan yung mga paniki dyan. Ayan. Marahil ang Bat Cave na ito ang pinakasentro ng ating tour sa araw na ito. Popular ito dahil sa libo o milyong bats o paniki na lumalabas dito tuwing takip silim. Perfect din ang time na ito para sa chill moment habang nag-aabang sa paglabas o paglipad ng mga paniki. So ayan. Paakyat kami ngayon. Nagpalit kami ng location para dun sa Bat Cave. At sa paglipad ng mga bat. Kasi meron palang alam yung tour guide ko na mas okay. So, dito niya ako dinala. So, aakyat ng konti. Tapos, nakikita mo yung magandang sunset. At saka, yung paglipad ng mga bat. Mga paniki. Sabi nila, milyon-milyon daw ang mga paniki dito. So ayan. Masasaksihan natin mamaya ang paglipad. So ito yung isang option when you wanted to see the sunset the same time the bats flying, flocks of bats flying. So this is the place na mas okay mong makikita yung sunset at the same time yung mga bats na lumilipad. Yun namang isa, makikita nyo kanina, makikita mo yung bunga nga nung cave na talaga makikita mo na lumalabas dun yung mga bats. So yun, so dito ako din nila, mas nauna. So sige, dito natin titignan pa paano kung gaano kaganda yung paglipad nila na sabay-sabay na nagpo-form ng iba't ibang shapes sa sky. Ayan. At saka over a millions of bats ang lumilipad o lumalabas dito. Ayan, bali dito yung cave na lalabas yung mga bat. Ayan. So dito natin makikita sa sky na yan, paglabas niyan. And then makikita mo yung sunset. Ayan, the sun is almost setting now. Ayan, so it's almost 6:30 and no bats are coming. So, but we are patiently waiting here. So, ayan. Wala kaming nakitang bat. At bababa na kami. We are going down now and we are not lucky enough to see the bats. And babalik kami sa isang pwesto, yung may malaking kuweba na parang bunganga na baka dun mas maunang lumabas yung mga bats o yung mga paniki. So dun tayo mag-aabang kasi nga dun sa taas maraming lamok. So, change plan tayo. Balik tayo. Change plan, balik tayo sa ating naraw. Ayan, makikita mo ngayon yung mga lumalabas na mga paniki. Ayan. Ayan. Dami. It's about millions daw ang number ng paniki na mga lumalabas niya sa Bat Cave na yan. Ayan. Ang kamanghamanghang senaryong ito ay kalimitan nagsisimula sa ikalima ng hapon hanggang ikapito ng gabi at tumatagal di umano ng higit kumulang sa 20 minuto ayon sa mga taga dito.
Hindi man makumpirma ang eksaktong bilang ng mga panikin lumalabas sa kuwebang ito, kamangha-mangha pa rin ang dami ng mga ito, dagdag atraksyon. Ang mga binubuong hugis ng mga ito habang naglalakbay sa himpapawid. Ang paman sa paglubog ng araw. Ito ay hudyat din na isa na namang makabuluhang adventure ang ating natunguhan. Ito po ang inyong master adventure na si Edwin mula dito sa Cambodia. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood. God bless us all.